kadiyosan na sinasabi dito ay nasa tubig, in the water, under the earth. Ano ba ang mga ginagawa ng Diyos-Diyosan? Ginagawa nila yung balena, yung mga pati, siyokoy, mga sirena. Ginagawa nila, nililok nila. Ito ang ginagawa nila ng Diyos-Diyosan. Kabilin-bilina ng Panginoong Jesus, ng Panginoon Diyos. Huwag kang gagawa ng kahit anong idol. Siya ang Diyos na totoo lang na lumikha ng langit at lupa. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sinasabi sa verse 5 ng Exodus 20, you shall not bow down. Huwag kang luluhod, huwag kang mananalangin sa mga Diyos-Diyosang ginawa mo, na nililok mo, na ginawa ng mga leader. Huwag, ang Diyos ay Espiritu. Huwag tayong luluhod doon. Huwag tayong mananalangin. Huwag tayong hihingi ng panalangin sa mga namatay na, sa mga rebulto. Huwag tayong hihingi ng panalangin. Tumawag tayo sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayong pupunas-punasan natin ang mga idol at ihahagod natin sa katawan natin. Maling pananampalataya. Ma-infeksyon ka, madumi yun. Huwag tayong hahalik-halik sa mga rebulto, sa litrato. Mamamaga ang puso mo. Ma-infeksyon ka. Walang katotohanan yan. Ang Diyos ay buhay. Sinasabi sa Exodus 20:1-6. Huwag kang magbabaw daw. Huwag kang hahalik, pupunas, mananalangin sa mga Diyos-Diyosan. Hallelujah! Ito ang sinabi ng Diyos, kaparusahan. For I, the Lord your God, am jealous God. Si ang ating Diyos na buhay ay mapanibuguin. Paparusahan niya tayo, sinabi, punishing children for the iniquity of the parents. Sino yung mga parents na yun? Yung mga mali ang mga naging pananampalataya up to the fourth generation. Kaya maraming mahirap. Maraming nagdudusa. Hanggang ngayon, nananampalataya sila sa mali. Pahalik-halik, papunas-punas, padala-dalangin. Mali. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Hindi yun ang kaloob ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon Diyos ay manampalataya ka sa Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan na nagkatawang taong Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Panginoong Jesucristo. For God so loved the world, John 3:16, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Jesus Christ will not perish but have an everlasting life. Maniwala tayo, ito ang salita ng Diyos, ito ang Panginoong Jesucristo. Sina kaya ang utos sa atin ng Diyos sa 1 John 4:7 and 8, kinakailangan ay magmahalan tayo sa bawat isa dahil ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos at ang Diyos ay pag-ibig. Kaya manumbalik tayo sa Panginoon Diyos. No turning back. Kung bumalik ka na sa Diyos, huwag ka nang tatalikod pa. Sa araw na ito, mga kapatid, katulad ng mga kababaihan, mga ina, nagse-celebrate tayo ng Mother's Day sa buong mundo dahil sa paggalang natin sa ating ina. Katulad din ng paggalang ng Diyos na nagkatawan tao sa kanyang ina na tao, iginalang niya rin ito kahit siya ay Diyos. Itaas natin ang ating ina sa ating buhay katulad ng pagtaas natin sa ating Diyos na buhay, ang Panginoong Jesucristo. Igalang natin, dahil ito ay may pangako. Mahaba at masaganang buhay at buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, sinasabi ng kasulatan, ng salita ng Diyos, kinakailangan tayo ay manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. No turning back, no looking back. Huwag na tayong lumingon pa. Patuloy tayong manampalataya hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Mabuhay tayong lahat. Happy Mother's Day. In Jesus' name, Amen.